Ano naman po yung tinatawag na Bigas 29 program? Ayan, parang good news po ito para sa atin. Sige po, ASec, Arnel. Yes, Miss Jackie. Itong ating Bigas 29 or P29 program natin ay naglalayon na magbenta ng murang bigas, yung nga 29 pesos sa mga piling kadiwa centers natin. Ang bebentahan natin ito, yung mga membro ng vulnerable sectors natin, kabilang na rito yung mga membro ng 40s, senior citizen, PWDs, at saka po mga single parents. In-expect natin na pag ito po ay naging full blast na yung implementation natin, about 30% of the population will benefit from this. That's about 6.9 million households, equivalent to roughly 34 million Filipinos. Ah, that's good news, Miss Jackie. Kung titingnan mo, ha, kahit pa paano. Ha? ASec, allow us again to ask follow-up question about this. Yes, po. Saan kayo kumuha ng 29 pesos na ganito kamura? And pangalawa, ito ba ang masusustain natin, Miss Jackie? Kasi napakaganda, ano po? 29 pesos, di ba po, mga kasambahay? Alay nako, malaking bagay ito dun sa ating mga kababayan. Kahit na sinasabi mo, selected sectors po ito, ay malaking bagay para sa kanila ito. Sabi nyo nga, 6 point something million ang magbe-benefits nito. One question, ulitin ko, saan nanggaling ito? Bakit ganito kamura? Hindi ba natin ma-compromise yung quality ng bigas? Kasi sabi namin ni Miss Jackie, pasta, masarap yung kinakain mong bigas. Kahit pasabaw-sabaw lang, pwede mo nang maitawid yung gutom. Secretary, go ahead please. ASec, thank you. Yes po, ang source ng bigas natin para dito sa programa po nito ay galing po sa National Food Authority. Sa bisa po ng approval ng NFA Council para po sa programa na ito. Matanda natin nitong huling harvest season ay nakapag-procure ang NFA. Record din po yun at sa tagal na panahon ngayon lang uli sila nakabili ng 3.36 million bags. Ito po ay more than doon sa kanilang target, more than 100%. So ito po yung tinatawag natin na aging stock na 3 months pataas. But even though aging siya, ay matitiyak po natin na quality siya na bigas at dumaan po sa pagsusuri ng NFA, both sa laboratory at sensory evaluation, at kasama na rin po yung pagsusuri ng Bureau of Land Industry. So, yung pong original na mandato ng NFA na gamitin ang bigas para sa relief operation sa panahon ng kalamidad at sakuna, so yan po ay nakasubi. At patuloy po na nagbebenta rin ng NFA sa DSWD, Office of Civil Defense at sa iba pa natin na mga ahensya at mga lokal na pamahalaan. So itong programa po natin ay isa pa rin sa patuloy na advokasya at hangarin ng ating Pangulo na pababain yung presyo ng bigas at maging available at affordable at tulungan din po na maibsan yung epekto ng inflation sa overall economy natin. So, plano po natin talaga ito na maging sustainable. Another possible source po ng bigas dito, yung ating pong contract growing with the National Irrigation Administration. Sa ngayon po, yung huling report na binigay nila sa amin, more than 121,000 metric tons naman ang posible na maibigay nila na supply para po rito sa programa nito.